Sige po, malakas sa palakpak sa Panginoon. Sige po, the best clap of praise sa Panginoon sa oras na ito. Yung pinakamalakas po na palakpak para sa Diyos na buhay sa oras na ito. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat na nandito ngayon sa oras na ito at lahat po ng nasa ating pong online. Isang magandang araw po sa ating pong lahat. Ako po ay nagagalak na tayo po ay dinala ng Panginoon sa lugar na ito para muling makapag-aral ng Kanyang salita. Ang ating pong mga estudyante ay busy-busy ngayon, nagpapaganda para mamaya po sa ating pong graduation. So, kung titignan natin mamaya po ang ating mga estudyante, gagraduate po sila. At alam ko po na nire-ready na po nila ang kanilang mga sarili para tanggapin ang kanila pong certificate. No po, purihin po ang Panginoon. So, sa oras pong ito, tayo po ay nasa series pa rin po natin na hashtag feeling blessed. Sino po sa inyo dito, hindi lang feeling blessed, kundi talagang pinagpala ng Panginoon, taas ang kamay. No? Talagang totoong pinagpala tayo ng Panginoon. So, nung nakaunang Sunday, itong series na ito, sinier po sa atin ni Pastor Melissa yung unang series na pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos sapagkat kabilang daw sila sa kaharian ng langit. Sino po sa inyo naniniwala that we are belong, no? We are belong doon sa Kingdom of Heaven, taas ang kamay, no? Kasi wala po tayong ibang inaasahan, kundi ang Panginoon. Pangalawang linggo, na i-share po ng linyong lingkod ang pangalawa pong topic na which is pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Blessed are those who mourn, no? At ang kaaliwan hindi po nang gagaling sa material na bagay, but ang kaaliwan ay nagmumula po sa ating Diyos na buhay. Sumunod na Sunday, sabi nga, pinagpala ang mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Sino po sa inyo naniniwala na ang taong marunong magpakumbaba, no, maraming tao ang magkakagusto sa kanya. Gustong-gusto siyang samahan kasi siya po ay humble, taas ang kamay, no? Purihin po ang Panginoon. Sumunod po na linggo, no? Pang-apat, sabi, pinagpala ang alin? Ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan. Ito po yung mga taong merong hunger and thirst, no, sa paggawa ng righteousness, for they will be filled. So maliwanag na maliwanag po na ang taong mapalad ay yung nagde-desire. Sabi natin sa kanta natin kanina, no, umaawit tayo sa Panginoon, Lord, kung wala po kaming ibang desire, kundi ikaw maparangalan sa buhay ko. Amen po ba? All I desire, no, is to ano, to what? Ma-please si Lord sa buhay ng bawat isa po sa atin. And then, last Sunday, Pastor Melissa shared about pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. No, kung ikaw ay marunong maawa, kung ikaw ay nahahabag, kung ikaw ay may compassion, makakaranas din po yung iba ng compassion. At the same time, nakaranas ka ng compassion mula sa Panginoon, yun din ang gagawin natin sa iba. And today, tayo po ay pupunta sa pang-anim na beatitude. Sabihin mo sa katabi mo, pang-anim na. No? Nakuha na po ba natin yung lima? Ngayon, pang-anim na po tayo. Ano po sabi ng Matthew 5 verse 8? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pinagpala ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. No, tayo pong lahat ay umuko at manalangin sa umaga pong ito. Ama naming Diyos, napakapangyarihan sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat. Salamat Panginoon kung bakit kami naririto sa lugar na ito. Hindi sa gana ng aming lakas, hindi sa gana ng aming talino, kundi dahil po sa iyong mayamang biyaya. Salamat Panginoon dahil dinala mo kami sa lugar na ito. Lord, dalangin po namin mula sa iyong salita, kami ay iyong baguhin, kami ay iyong ayusin,
At ang panalangin namin sa oras na ito, hindi masayang, bagos ang iyong salita ay patuloy na siniselyuhan po namin at magkaroon po ito, Panginoon, ng application sa aming pong mga buhay. Gamitin mo lamang ako bilang alulod ng iyong pagpapala. Wala pong ibang pangalan na mapaparangalan sa oras na ito maliban sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Father, we thank you, we honor you, and we give you praise in the mighty name of Jesus. And everybody say, amen and amen. Isa nga pong malakas na palakpak sa Panginoon, yung pinaka the best clap of praise para sa Diyos na buhay sa araw po na ito. Sino po ba yung mga tao na may malinis na puso? A person pure in heart. No? Number one, someone who has a heart of what? Someone who has a heart of integrity and godly character. Sino po yung taong may malinis na puso? Ito po yung tao na kung saan meron po siyang puso na may integridad. Puso na may makadiyos na alin na pag-uugali. Amen po ba? Puso na kung saan kahit balibaliktarin mo, alam mo po yon, kahit anong gawin mo, hindi basta-basta alin, bumibigay yan. Kasi bakit? Yung puso niyan, puso na galing sa Panginoon. Can I hear a loud amen? Hello? A heart with integrity before the Lord. Alam niya yung kanyang kalalagayan sa harapan ng Panginoon. Yun daw po yung taong may malinis na puso. No, sino po sa inyo dito sa araw na ito, sa oras na ito, kung meron po tayong dinidesire, bigyan tayo ng Panginoon ng isang pusong tapat. Asang kamay? No, kung ikaw ay nasa online, pwede mo bang i-type dyan sa chat box, gusto ko magkaroon ng pusong tapat, pusong malinis sa harapan ng Panginoon. Pangalawa po, a person pure in heart, ito po yung mga tao, a person who does the right thing, even when no one is watching. Ito po yung mga tao na gumagawa ng tama kahit walang nakakakita. May kausap po ba ako ngayon? Hindi po pakitang tao. May kausap po ba ako ngayon? This is what the Lord is talking about doon sa verse na binasa natin kanina. No? Ang gusto ng Panginoon, yung puso ng bawat isa po sa atin, tama sa harapan ng Panginoon, whether may nakakakita o walang nakakakita. Are you with me? My question is this, our heart right before the Lord? Yung puso po ba natin sa mga oras na ito ay tama sa harapan ng Panginoon? No? So that is our question today. No? Kapag po ba walang tao, kapag po ba tayo na lang mag-isa, yung buhay na yan, yung katawan na yan, ay gagawa ng tama kasi alam niya na ang Diyos ay nakatingin sa kanya? No? So yun po ang nais ng Panginoon. Alam niyo po, pag hindi natin daw kayang sabihin, no? Kung tinatanong po tayo ngayon na yung puso ba natin malinis sa Panginoon at hindi ka confident na magsabing yes, brothers and sisters in Christ, no, you need to have a heart check. Kailangan po natin itong puso na ito ay ipasiyasat sa harapan ng Panginoon. Lord, ayusin mo po ako. Panginoon, pag may nakikita kang mali, ituwid mo po ako. Panginoon, pag marumi itong puso na ito, itong buhay na ito, tulungan mo po ako. No? Sapagkat ang nais ng Panginoon ay isang pusong tapat sa kanyang mga anak. Pastor, sinabi, ano, pastor, no? Strong naman yung heart ko. Willing naman ako mag-serve. Baka pwede na yon. Sino po mag-agree po sa akin sa oras na ito, kailangan po natin ng mga strong ang heart and willing mag-serve kay Lord sa lugar na ito? Taas ang kamay. Kailangan po ba natin yon? Yung strong yung heart and then willing to serve the Lord. But the problem is, strong nga ang puso, pero marumi naman. Anong gagawin natin doon? Tatanggapin kaya ng Panginoon yung paglilingkod na strong, yung paglilingkod na alin, paglilingkod natin sa Panginoon kung ito ay marumi? Kaya mga magulang at mga kapatid, sa oras na ito, the word of the Lord reminded us na anak, hindi ko kailangan ng strong heart. Hindi ko kailangan ng pusong alin, pusong willing mag-serve.
ang kailangan ko sa mga oras na ito e pusong malinis sa aking harapan. Kung nag-aagree ka dyan, pwede mo bang palakpakan ng Panginoon yung pinaka the best clap of praise na para sa Panginoon sa oras na ito. Ano po sabi ng Jeremiah 17 verse 8? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? No? Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang, ang sabi ng Bible, kabulukan. No, ang puso daw ng tao ay walang katulad at wala ng lunas ang kabulukan. Na sinasabi po dito, no? Ganun din yung sinabi kanina sa verse na binasa natin, kung pinapayagan po natin ang buhay natin, na tayo po ay mamuhay sa kasalanan, mga magulang at mga kapatid, the reality is, our heart is contaminated. Are you with me? Yung puso po natin ay nakontamina na, madumi na. Kailangan po nating itong ipasuri sa harapan ng ating Diyos na buhay. No, sabi nga kanina while we are singing upon the Lord, alam niyo po hindi naman tumingin ang Panginoon kung nakataas ang kamay mo. Hindi naman nakatingin ang Panginoon kung ano ang itsura mo habang kumakanta sa kanya, umiiyak ba o hindi umiiyak. But the Lord look into our hearts. Kung merong nakatingin ang Diyos, walang iba kundi sa puso ng bawat isa po sa atin. Tatlong letter P lang po ang nais kong i-share sa atin sa araw na ito. Na katotohanan bilang mga mananampalataya patungkol sa mga usapang puso. Number one is the pollution that corrupts the heart. Unang katotohanan, there is a pollution. May pollution. Sabi nga po ni A. Rogers, the heart of the human problem is the problem of the human heart. Ang puso ng problema ng tao ay ang problema ng puso ng tao. Meaning, ang pinagmumula ng problema po ng tao, lahat daw po nandito nag-start. It all start with our heart. Wala na pong iba. Hindi yan nagmula sa inisip lang. Nagmula daw po iyan sa puso ng tao. Bakit nagkakaproblema ang isang tao? Naniniwala po ba kayo na tayo po ay ipinanganak na kung saan yung ating pong mga puso ay polluted? Hello? Are you with me? We were born with a polluted, no? With what? With a corrupt heart. Sabi ng Bible, because of minanang kasalanan, hindi pa pinapanganak ang tao daw po ay alin? Makasalanan na. No? Hindi pa tayo pinapanganak, nandun na yung self-centeredness sa tao. Hindi pa pinapanganak ang tao, nandun na yung rudeness. Hindi pa pinapanganak ang tao, nandun na yung mga bagay na hindi maayos. Hello, are you with me? Tinuturo po yan sa atin ng Biblia. No? Nakakita na po ba kayo ng tao na pagkatapos po niyang kumain at pagkatapos ang gagawin niya, itatapo niya yung kanyang pinagkainan sa jeep? Sino minsan ginawa mo yun? Tas ang kamay. No? Yung bang, Lord, balat ng candy lang naman to. Hindi naman to babara doon sa ano. Hindi naman babara to sa drainage para isang pirasong balat ng candy lang. Sino aamin? Ako, nagawa ko yun minsan sa buhay ko. No? O kaya naman, kumain siya, bumili sa 7-Eleven, bumili ng hotdog. Eh dahil medyo messy yung kanyang kamay, wala siyang mapaganapan. Maya-maya, ginagano niya na sa likod niya. No? Nagawa na po ba natin yon? No? Di po ba? Pag tinignan natin, pollution po iyon. Nagdudulot po tayo ng pollution sa ating pong kapaligiran. Just like pollution is destroying our environment, ang kasalanan po, sin is also destroying people. Ang kasalanan, sinisira po nito ang tao. Sabi mo sa katabi mo, sinisira ka niya. No? Sinisira po tayo ng kasalanan. No? Kaya para mga magulang at mga kapatid, my question is this. Sa oras na ito, sino po sa inyo dito kukuha siya ng isang sakong basura pagkatapos itatapo niya sa buong bahay niya? Ayaw po natin yun, di po ba? Awkward. Isang sakong basura itatapon mo sa bahay mo?
Hindi ata tama yon. Lalo na kapag ang isang tao ay malinis sa bahay. Papayag ka ba na yung basura na yon na galing sa basurahan, ilalagay mo sa higaan ng kama, sa kama mo? No? Hindi po tayo papayag. No? At ayaw din po ng Panginoon na tayo ay nilinis niya na at pagkatapos ay tayo ay bumabalik-balik pa rin sa mga kasalanan na meron po tayo sa ating mga buhay. Are you with me? May kausap po ba ako sa 10 a.m. service? No? Ayaw po ng Panginoon yon. Huwag nating hayaan na ang ating puso ay punuin ng basura. Huwag nating hayaan ang ating puso, ang ating buhay, punuin ng sama ng loob at galit. Kasi dadaling ka nito sa pagpatay. Huwag po nating hayaan na itong puso na ito mapuno ng kasamaan. Itong puso na ito magkaroon ng immorality. Itong puso na ito magkaroon ng kasinungalingan. Sapagkat sabi nga natin, mula sa maliit, itong maliit ay nagiging malaki. Sino po nag-a-agree? Mula sa maliit, no? Paunti-unti, ah, okay lang naman yan. Pag sinabi ko naman na, ano, kaya ako na late kasi ganito, ano, tawag dito, traffic, pero hindi naman talaga traffic. Hello? Mula sa paunti-unti, palaki ng palaki. Are you with me? No? Mga magulang at mga kapatid, pag ganun po ang nangyari, our heart is polluted and contaminated. Are you with me? Nadumihan na. Nahawahan na. Nagka-problema na. Meron pong isang mekaniko, no? Sa kanya pong talyer, may pumunta pong isang alin. May pumunta pong isang tao na magpapagawa po ng kanyang sasakyan. At ang gusto po ng taong ito, palitan po yung kanyang transmission fluid. Sabi nung tao, boss, papapalitan ko sana yung transmission fluid ko para maging maayos yung kanyang takbo. Pero sabi po ng mekaniko, tinignan na mekaniko, nung nakita ng mekaniko na yung kanyang sasakyan, yung fluid ay dark, pagkatapos yung may kakaibang amoy, at pag sinilipan ng mekaniko na merong mga debris, na merong mga parang latak, na merong parang mga may pangit na doon sa may transmission na iyon, alam niyo po, ang gagawin ng mekaniko, hindi po niya ito papalitan. Bakit ganoon? Bakit hindi po niya papalitan? Sapagkat alam ng mekaniko na nakadepende na lang po yung transmission doon sa maduming fluid. Na pag tinanggal niya, hindi natatakbo yung transmission. No? Na pag tinanggal niya, hindi na po ito gagana. I want you to know, brothers and sisters in Christ, sa umaga pong ito, marahil ang ilan po sa atin na nandito nakadepende na lang po sa kasalanan. Marahil ang ilan po sa atin na naririto nabubuhay na lang po sa paggawa ng mali sa harapan ng Panginoon. Na para bang ang pakiramdam natin, hindi natin kaya pag hindi tayo nakagawa ng mali. Na para bang ang pakiramdam natin, pag susubukan nating tanggalin, mabibigo lang tayo. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, mga magulang at mga kapatid, nung pumasok po yung taong iyon doon sa talyer, yung customer na iyon para papalitan yung fluid, hindi talaga papalitan ng mekaniko yung fluid na iyon kasi alam niya hindi iyon ang sira ng sasakyan na iyon. Alam ng mekaniko na hindi kailangan ng fluid replace. Kundi alam ng mekaniko ang kailangan na sasakyan na yon ay transmission replace. Sa buhay ng bawat isa sa atin, kahit gumawa ka ng mga bagay na alam mong magpapasaya sa Lord, pero madumi naman ng puso, walang saysay yung iyong offering na i-offer sa harapan ng Panginoon. Hello? Andito po ba kayo? Wala rin pong saysay. Maglingkod ka ng maglingkod. Umawit ka ng 1,000 kanta. Wala pong saysay yung aawitin mo sa harapan ng Panginoon. Marami pong mga tao, they come to church because mapagbigyan lang yung tao. Pwede naman po yun. Pupunta sa simbahan para mapagbigyan. Pero alam mo, kung meron mang tinitignan ng Panginoon,
para sa pagpunta mo sa simbahan, sana maging maayos ang puso mo. Kaya ka nagpunta sa simbahan kasi maliwanag sa'yo na mag-worship ka, walang iba kundi sa Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Wala na pong iba. May kausap po ba ako ngayon? Wala nang iba. Hindi ka naglilingkod kung kaninong Poncio Pilato sa simbahang ito. We are serving the Lord. We are serving sa Panginoon. Hindi po natin kailangang alin. Hindi natin kailangan ng magandang damit para lang makita ng Panginoon how good we are, how pleasing we are. But the Lord wants a pure heart. Kung nag-aagree ka dyan, pwede mo bang palakpakan ng Panginoon sa oras na ito? He wants a pure heart. Ang gusto ng Panginoon, isang pusong malinis sa kanyang harapan. Because sin corrupts and destroys the heart. Kasi kasalanan ang nagpaparumi ng ating pong mga buhay. Kasalanan ang nagko-corrupt at nagsisira ng ating pong mga puso. No? And anytime you give in to sin, tandaan po natin, it is polluting heart, it is polluting your heart and soul. Pag nag-ibig ka na sa kasalanan, pag pinahintulutan mo na ang kasalanan, dudumihan nito ang iyong buhay. No? That is number one na katotohanan. The pollution that corrupts the heart. May pollution. At that is sin. Pangalawa na letter P na gusto ko pong i-share sa atin sa oras na ito, the power that changes the heart. No? The power that changes the heart. Meron pong kapangyarihan, no, na pwedeng magbago ng ating pong mga puso. Paano po tayo magkakaroon ng dalisay na puso ngayon? No? Hindi ba sinabi po sa atin ni Jesus dun sa talatang binasa natin, no, pinagpala. Pag sinabing pinagpala, blessed are those who have a pure heart, no? Kung ang ating puso ay nadumihan na. Kung ang ating puso ay corrupted na. Kaibigan, mga magulang at mga kapatid, sa umaga pong ito, ang kailangan po natin sa oras na ito ay lumapit po tayo sa may kakayahan na mag-ayos ng pusong ito. Naniniwala po ba kayo hindi natin kayang ayusin yung ating pong mga buhay? Hindi po natin kayang ayusin yung puso na yan. No? Gaya po ng doktor, pag may problema sa puso, no? Kailangan po niyang i-heart surgery yung taong iyon. Ganun din po tayo. If we have problem in our heart, let's come to the great physician and that is Jesus. Lumapit tayo sa Panginoon. No? Sa paglapit sa Panginoon, tandaan po natin, no? Sa ating paglapit sa Panginoon, hindi po tayo kailanman mabibigo. Once we acknowledge that we need to be cured, and that is the only time na makakaranas po tayo ng alin, ng kagalingan mula sa Panginoon. Are you with me? No? Sino po sa inyo dito naniniwala si Lord lang sapat na? Ang Panginoon lang, mag-ayos ng buhay natin sapat na. Amen po ba tayo? Alam niyo po, 3 months ago, I testified na nagkaroon po ako ng 3 months na menstruation bleeding. Pero hindi po malakas. Mahina lang po. Alam niyo po yun, sabi ko, nagpa-doctor po ako, nagtanong ako sa doctor, ano kaya nang gaganap? Sabi po ng doctor, nagkaroon ka ng hormonal imbalance because of hindi pantay-pantay na nutrients doon sa blood mo. May mataas, may mababa, may mataas, may mababa. So to make the long story short, sabi po ng OB, i-refer kita sa isang internist. Kasi may nakita ako na sugar doon sa urine mo. So ibig sabihin, pag nasa urine ng sugar, ang sabi ng doctor na iyon, there is a possibility na tumatapo na yung sugar from your blood. To make the long story short, I got the result last Monday. Grabe po yung resulta. Natawa ako at naluloka ako sapagkat ang resulta ay high lahat. High cholesterol, high sugar, high fatty liver, high uric acid. Sabi ng doktor, asterisk lahat, nakapula. Nakapula ang iyong ano. Sabi niya, i-refer kita sa isang internist.
Sabi ng doktor, mamayang hapon, mag-antay ka na, may internist na dadating. So, tinignan ng internist kung ano po yung naging result sa akin, at nakita nga po doon na kailangan ko mag-diet, kailangan ng ano, sino sa inyo dito paborito nyo po yung ano, yung mga taba? No? Paborito nyo po ba yon? Yung chicharon, yung mga ganyan. O kaya yung milk tea, pagkatapos ng church, pupunta yan sa milk teahan. Amen? Ah, amen daw, amen. O, pupunta sa milk teahan. Lahat na paborito natin yun, di po ba? O kaya naman, bababa ka dyan sa baba, meron dyang masarap na sisig. No? Masarap na sisig. Sabi ko, Lord, paborito ko lahat ng kinakain ko. Kaya lang, eto na, binabawian ako ng mga maling pagkain na paborito kong kainin. Like chicken wings. Tama po ba? O kaya naman, yung ano, tawag dito, only rice. Kasi ako, only rice po, mahilig. Konti lang po ako magulam, pero marami po akong kanin. No? Konti lang ako magulam, pero gusto ko maraming rice. No, bigyan mo lang ako ng karampot na ulam, okay na sa akin yan, pero yung kanin ko napakadami. Ngayon po, balik, sabi ko, naku, paano ko gagawin? Ang konti na ng kanin ko. Sabi ko, Doc, pwede po mapatayin mo na lang ako? Hindi ko ata kakayaning mag-dieta. No? Kasi bakit? Ang sarap kumain. Tama po ba? Sabi ko, Doc, ano mga bawal? Hindi, i-search mo na lang, marami kang makikita sa Google kung ano mga bawal. Dahil mataas uric acid mo, lahat ng mabubuto, wag mo nang kainin, ngayon pa lang. Dahil ang cholesterol mo ay mataas, yung mga taba, tanggalin mo na yan. Sabi ko, Lord, hindi ko ata kaya. Alam niyo po, naniniwala ako that even doctor pwedeng maging instrument ng Panginoon. Even medicine pwedeng gamitin ng Panginoon just to heal us, just to cure us. Para po tayo ay makaranas ng kagalingan. Not only on our physical body, even our hearts, kayang pagalingin ng Panginoon. Sabi nga natin, there is power in the name of Jesus. May kapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Yung tinutuldukan ng doktor, hindi pwedeng tuldukan sapagkat merong magagawa ang Panginoon. Yung tinutuldukan ng tao, hindi pwedeng tuldukan sapagkat merong kakayahan ng Panginoon na baguhin even ang pinakamasamang tao sa mundong ito. Hello, are you with me? Alam niyo po, lumapit lang po tayo sa Panginoong Yesus. No, hindi po yan kagaya ng isang tao nasa teleconference. Hindi yan pwedeng magpa-disturb. Pasensya ka na, nasa meeting po ako. Gladys, may ganun ba? Wala pong ganun eh. No? Ano pong nangyayari pag lumalapit tayo sa Panginoon? It is one call away. Ito ay isang pagtawag lang sa Panginoon anytime. Ang Panginoon ay dudulog sa iyo. If you want to cry out to the Lord, Lord, pagod na po ako. Lord, nahihirapan na po ako. Lord, ganito yung pinagdadaanan ko. If we want to give this to the Lord, ibigay po natin sa Panginoon. There are three areas that concern the heart. Ano yung area na yon? Una, God reviews the heart. Ang Panginoon, chinecheck niya po ang puso ng tao, just like the doctor. God checked the heart of His people. He knows if you have a pure heart or a defiled heart. Alam ng Panginoon pag basura yung nasa puso na yan. Alam ng Panginoon, pag malinis yung puso na yan, ang tao, pipwede kang alin. Pipwede pag tinignan ka ng tao, pwede siyang tutuldukan ka. Pero ang Panginoon hindi pwedeng magtuldok. Bakit? Kilala ng Diyos ang tao. Are you with me? Sabi ko nga po sa inyo, kahit pumatayan ng sampo, pag gugustuhin ng Panginoon na makakilala sa kanya yung tao na yung gagawin niya na maging dalisa yung puso ng taong iyon. Why? Because only God knows our heart. Siya lang po. Sabi nga po ng Jeremiah 17 verse 10, I, the Lord, search the heart. I try the reins even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Ano po sabi sa Tagalog? Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay. At ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. So, anuman ang gawin po natin, anuman ang maging pamumuhay natin, sabi ng Bible, meron daw pong gantimpala. No?
Ngayon, nakikita ko po kayo dyan na nakaupo. At alam ko, sigurado buhay po kayo kasi gumagalaw po kayo. Medyo po, galaw-galaw po natin yung katawan natin. Sige nga, tignan ko nga. Nakikita ko po kayo, nakaupo kayo dyan. At pag lumapit pa ako sa inyo, at tinawakan ko yung pulso ni Ate Ami, pag pinulsoan ko yan, wow, siguradong buhay. Tumitibok ang pulso. Tama po ba? Ayos ang pulso. Pero alam niyo po, there is one thing that I do not know sa umagang ito. Meron pong isang bagay na hindi ko alam sa umagang ito. And that is the condition of your heart. Hindi ko alam ito. Pwedeng magkubli, pwedeng maitago dyan sa mukha na yan kung ano ang laman nito. Pero brothers and sisters in Christ, alam po ng Panginoon lahat ng iyan. I do not know if your heart is about to quit. Hindi ko alam kung gusto nang sumuko ng puso mo sa sobrang dami ng problema. Lord, kakamatay lang nito. Ngayon, eto na naman. Lord, kakakuha mo lang nito. Ngayon, eto na naman. I do not know what is inside of you. I don't know if your heart has an irregular heartbeat or not. Hindi ko po alam. Hindi ko lalo alam if your heart loves Jesus. Sigurado, love nyo. Kasi nandito po tayong lahat at yung iba nating kasama nandyan sa online. I do not know if your heart is faithful to the word of the Lord. Hindi ko po alam yan. Hindi ko rin po alam if your heart is cold right now or not. Ay, yung puso niyan, malamig. Ay, yung puso niyan, mainit sa Panginoon. I do not know. Wala po akong idea. However, Jesus knows the condition of our heart. Siya lang ang nakababatid ng laman ng puso na ito. Every part of it, from the inside out, alam ng Panginoon. Pwedeng people may judge you. People may say anything against you. People may bumato, pumukol ng maraming salita sa'yo. Pero kapatid, alam ng Panginoon kung ano ang laman ng puso na iyan. Alam ng Panginoon. Jesus knows our heart because He sees our heart. Area that concern the heart, God rebukes. Sabihin mo nga, God rebukes my heart. God rebukes this heart. God check this heart. Secondly, God reveals the heart. Buti na lang. Hindi lang pala niya chine-check ang puso, nire-reveal pa pala niya ang puso. Ine-expose pala niya ang puso. Pinapakita pala niya ano laman itong puso na to. Jeremiah 17 verse 10. I, the Lord, search the mind. The same verse, pero ito po yung translation. I try the heart. Stop na ako dyan. I try the heart, sabi ng Panginoon. Tinatry niya, tinitest niya, sinusubok niya kung itong puso na to dali sa'yo, hindi. Papadaanin niya sa sitwasyong hindi maganda for Jesus to see kung talagang totoo itong puso na ito. I want you to remember back a moment when your heart was tested. Kailan po kaya iyon? Na yung puso na yan na test. No? Kailan yung huling time na tinest ni Lord yung puso kung tama o mali? No? Hindi sinubukan ng doktor, hindi sinubukan ng kung sino, kundi sinubukan ng Panginoon. At nung nakita ng Panginoon na teka lang, pure, teka lang, dalisay, wow, grabe tong anak ko na to, dumadaan sa testing. Grabe tong anak ko na to, dumadaan sa matinding problema. Grabe tong anak ko na to, dumadaan sa matinding kahirapan. Pero hindi kailanman bumitaw sapagkat ang puso niya ay maayos sa harapan ng Panginoon. Are you with me? Maybe it was some circumstances, hindi ko po alam. Maybe isang sitwasyon sa buhay mo inailaw ng Panginoon just to see how you react. Hindi ko po alam. But let me ask you today, did you pass? Did I pass? Lord, nakapasa po ba ako? Kung hindi ako nakapasa, tulungan mo ako makapasa. Sino po sa inyo dito naranasan minsan sa buhay niya magsungit? Taas ang kamay. Woo, dami! Tama po ba? Pastora, lumabas po talaga yung dati kong pagkatao dahil sa kanya. Hindi po totoo yun.
Kasi yung rudeness, nasa atin na yun eh. Alam mo po, ginawa lang ng tao na yun, pinush yung alin. Pinush po niya yung button. Pero si Lord, sabi niya, wag niyong hayaan. May magpupush ng button na yan, pero huwag mong hayaan. Si Lord tagarenda. Sabi niya ng Lord, I try to reign. No? Si Lord ang nagre-reign. Si Lord ang nagre-renda. Pero pag may nag-push, huwag mong hayaan na mag-ibin ka sa kasalanan because you've been hurt. Dahil nasaktan ka. Dahil nasugatan ka. Huwag daw po nating hayaan. Can I hear a loud amen? Sabi ng iba, Pastor, no? Pinasama ko ng tao na yon. No. Si Lord nire-restrict niya yung area na yon. Pero if there is somebody who pushed the button, pag may nag-push ng button para mag-burst yung galit, no? Inaallow ng Panginoon. Pero ikaw dapat na may-ari ng puso na yan ang siyang patuloy na magpapasiyasat sa Panginoon. Lord, siyasatin mo po ako, ayusin mo po ako. Can I hear? Amen. Proverbs 4 verse 23. Out of the heart are the issues of life. Out of the heart. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. May mga issue po pala itong puso na ito that sometimes akala natin okay na. That sometimes akala natin wala na. Pastor, napatawad ko na siya. Pero nung nakita ko yung buhok niya, hindi ko alam bakit gano'n na lang yung galit ko sa kanya. Pastor, napatawad ko na siya. Pero bakit nung nakita ko yung post niya, kumukulo na naman ang dugo ko at tumataas sa ulo ko. Hello, are you with me? No? Mga magulang at mga kapatid, ang reality, there is issue. At ang issue, kailangan pong maalin, kailangan pong ma-address. Alam niyo po kung bakit po tayo nag-struggle sa kasalanan? Bakit ako nag-struggle alimbawa sa galit? Bakit ako nag-struggle alimbawa sa resentment? Bakit ako lagi nag-struggle saan? Sa mga maling gawa? It is in our heart. Lahat nandito nagsimula. No? Lahat nagsimula sa puso. At ang sabi, the reality, we have an issue na kailangan ma-address. Amen po ba tayo dyan? Sino po sa inyo dito nangangailangan magpaayos ng puso sa Panginoon? Taas ang kamay. Lord, purify us. No? Make us new. At ang good news po, hindi lang po nire-review ni Lord ang heart. God reveals the heart also. No? Hindi lang niya nireveal. Hindi lang niya basta in-expose. No? Pero number three, ang nakakatuwa, and this is good news, God replaces the heart. Ang Panginoon mismo ang nag-change, nagpapalit ng puso ng tao. No? Sabi ng isang tao, I don't want my heart replaced. Ayoko, ayos na ako. Sabi ng Panginoon, okay, fine. Ayos ka na, hindi kita pipilitin. Hindi kita pipilitin. At sa Panginoon po, walang pilitan. Naniniwala po ba kayo doon? Wala pong pilitan. Pag ikaw inalaw mo ang Panginoon, ayusin ang buhay mo, ayusin ang Panginoon. Pero, sabi ng Panginoon, hindi kita pipilitin. I won't force you. But I will plead with you. Makikiusap ako sa iyo. Hindi kita pipilitin, pero makikiusap ako sa iyo. Kasi ayoko nang makita kang nahihirapan. Hello, are you with me? At ayaw ng Panginoon na makita ang kanyang mga anak na nahihirapan na dahil sa kanilang maling pamumuhay. No? Ang gusto ng Panginoon, baguhin ang ating pong mga puso. Nakakita na po ba kayo ng isang tao, no? Na kung saan magtatapon ng kanyang basura sa bahay nila. Hindi po natin gagawin 'yun. Tapunan natin ang basura yung bahay natin, hindi po natin gagawin yun. Amen po ba? Ang gugustuhin natin maging maayos po yung ating pong mga tahanan. No? Sino po sa inyo sa oras na ito naniniwala, hindi po natin kayang baguhin ang ating mga sarili, pero kaya po ng Panginoon, sa tulong at biyaya ng Panginoon, kaya po natin. Taas ang kamay. Hindi po natin kaya. Pastora, masama po ugali ko, pero kaya ng Panginoon. Pastor, since birth, ang pamilya ko nasa line ng droga, pero kaya ng Panginoon. Pastor, ang kamag-anak ko pumatay ng maraming mga tao, pero kaya ng Panginoon. Amen po ba?
kaya ng Panginoon. The maker is going to pay the cost to fix it. Well, in fact, our Lord Jesus Christ paid the cost already. Binayaran niya na. Bayad na. Kasi we can't afford. I can't afford na bayaran yung kasalanan ko. Si Renzi hindi afford na bayaran ng kasalanan niya. Si Paulo hindi afford na kaya bayaran ng kasalanan niya. Kuya Rolly, ganun din. Hindi ko afford. Pero dahil ginawa ng Panginoon na bayaran, dahil hindi ako afford, wala akong kakayahan, binayaran pa rin ng Panginoon na kahit ayaw mo, babayaran pa rin kita. Na kahit ayaw mo, gagawa pa rin ako ng paraan. Na kahit ayaw mo, tutulungan pa rin kita. Kasi bakit? Anak kita. Hello, are you with me? May kausap po ba ako ngayon? Hindi natin kayang bayaran. Yung ginawa mo kahapon, di mo kayang bayaran yun. Yung kasalanan natin, di natin kayang bayaran yun. But if you want to have your heart changed, all you have to do is to come to Jesus. Lord, lalapit ako sa iyo. Kasi hindi ko kayang baguhin ang sariling ito. Lalapit ako sa iyo kasi kung sa sarili ko lang, hindi ko kaya. Panginoon, lalapit ako sa iyo kasi kahit anong gawin ko, marumi ang puso na to. Ang gusto lang ng Panginoon, may pag-amin sa araw na ito. A heart that truly pure ang nais ng Panginoon na makita sa bawat isa sa atin. Number one, the pollution that corrupts the heart, and that is sin. May pollution. Pangalawa, the power that changes the heart. May kapangyarihan. At ito po ay dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, but God can. Hindi natin kayang ayusin ang sarili natin, but God can. Amen po ba? And lastly, this is the last, the promise that is discussed on the heart. The promise that is discussed on the heart. Matthew 5 verse 8, ano po sabi ng Bible? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pinagpala ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yun lang palang makakakita sa Panginoon, hindi yung taong nag-offering. Yun palang makakakita sa Panginoon, hindi yung taong tumugtog. Yun palang makakakita sa Panginoon, yung taong malinis ang puso, baliktarin man ng Panginoon, malinis talaga ang puso niya. Ano mang gawin ang kaaway dyan, malinis talaga ang puso niyan. Pagbintangan man yan ang pagbintangan, malinis talaga ang puso niyan. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, pinagpala ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Marami pang mga tao gumagawa ng mali, malayo sa Panginoon, malayo sa panuntunan ng Panginoon. Pag dumating na yan sa problema, ang unang-unang problema niyan, tatanungin niya, bakit parang ang layo-layo ng Diyos sa akin? Bakit kahit anong gawin ko, pakiramdam ko, lumayo na ang Panginoon sa akin? Bakit kahit anong gawin ko, parang di ko na siya maramdaman? Pero ang totoo po, nandoon lang ang Diyos sa lugar kung saan siya naroon lagi. Hindi po siya umaalis doon. Nandoon lang siya. Ang nagiging problema lang po, yung mismong tao. Dahil makasalanan ka, dahil nagkakasala tayo, kahit nakatayo pa ang Panginoon sa harapan natin, hinding-hindi natin makikita ang Panginoon. Hinding-hindi. That is biblical. You cannot see God when we are still sinners. 2 Corinthians 4 verse 4, the God of the world has blinded the minds of those who do not believe, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine on them. Tingin po kayong lahat dito sa oras na ito. Ang demonyo po, tuwang-tuwa. Pag nakita niya po ang tao, nagja-jump siya. Yes! Wala na naman siya sa kalooban ng Panginoon. Tuwang-tuwa siya. Yes! Nakagawa na naman siya ng mali. Tuwang-tuwa po siya. Yes! Nakapagsinungaling na naman siya. Kung merong nagdidiwang, every time we give in to sin, walang iba kundi ang demonyo. Kung merong nagdidiwang, every time na tayo po ay alin, gumagawa ng mali, walang iba kundi ang demonyo. Kahit mag-fasting ka pa,
Kahit pumunta ka pa sa Holy Land, kahit magbigay ka pa ng milyon-milyon, pag ang buhay ay hindi na bago, walang saysay ang lahat ng offerings natin at sakripisyo para sa Panginoon. It all starts with the heart. Puso. Ako, pwede niyo ako makita na nandito sa harapan niyo, pero hindi niyo alam ang laman nito. Kayo, pwede ko makita isa-isa ngayon, pero hindi ko alam ano nandiyan, anong tumitibok dyan. Kasi kahit mag-fasting tayo, kahit magbigay tayo ng pera, kahit mag-sacrifice tayo sa harapan ng Panginoon, none of that will get you closer to what? To closer to seeing God. Wala sa mga isa sa mga yan. Wala po ang magpapalapit sa iyo para makita mo ng mukhaan ng Panginoon. It is our hearts. It is our hearts before the Lord. Hindi ko alam ano naman ang puso na yan, ano nandiyan. Pastor, tampo lang naman eh. Hindi ko alam. Pastor, ginawa niya ako ng mali, kaya gagantihan ko siya. Hindi ko alam ano nandiyan sa puso na yan. Pero kapatid, every time na chinecheck ng Panginoon yung puso na yan, nawa ang makita ng Panginoon isang pusong tapat, isang pusong dalisay sa kanyang harapan. Sapagkat kung meron pong tinitignan ng Panginoon sa ating lahat right now, it is a heart, a concrete heart before the Lord. A pure heart before the Lord. Yan po ang nais ng Panginoon na makita sa bawat isa po sa atin. Let's all stand up right now. Gawin po nating altar yung kinatatayuan natin. Kung kayo po ay nasa online sa oras na ito, gawin mong altar yung lugar na kung saan naroroon ka right now. Kapatid, hindi ko alam. Hindi ko alam yung specific na issue ng puso na yan. Pero alam ng Panginoon. Hindi ko alam yung specific na issue ng puso na yan. Pero nakikita ng Panginoon. Sa oras na ito, habang ikaw ay nakayuko, huwag mong pansinin yung nasa kanan mo, nasa kaliwa mo. It is between you and the Lord. Nakikita ka ng Panginoon sa mga oras na ito. You come to God. Come to the Father. Lord, pagod na ako. Kung napapagod ka, you cry out to the Lord. Lord, tulungan mo po ako na maging maayos itong puso na ito. Tulungan mo ako, Panginoon, na baguhin itong buhay na ito. Tulungan mo ako na maging maayos, magawing mabangong samyo ako sa iyo. Right now, kapatid, kilala ka ng Panginoon. Alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon yung mga iyak na yan. Alam ng Panginoon yung laman ng puso na yan. Lumapit nga na may pagpapakumbaba. Acknowledging that you need help from Him. Kailangan mo ng tulong sa Panginoon right now. As you close your eyes and bow down your head, let this song minister to you right now. Lord, lalapit ako. Lalapit ako, Panginoon. Uwingi ako ng tawad sa iyo. Kung ako ay nakagawa ng kasalanan laban sa iyo, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus right now. Oh, move in the hearts of your people, Lord. Oh, rakarabasi karabababahay. Oh, rakarabasi karabababahay. Sumasa. Oh, rakarabababahay. Oh, kilala ka ng Panginoon right now. Alam ng Panginoon if you are about to give up. Alam ng Panginoon kung impatience ka na sa character mo. Alam ng Panginoon yung pinagdadaanan mo. Alam ng Panginoon yung mga iyak na yan. Right now, you come to the Lord. Gawin mong altar yung kinatatayuan mo sa oras na ito. Kung nais mong lumuhod, malaya kang lumuhod sa harapan ng Panginoon. Oh God, check our hearts, oh God, right now. Check
sa'yo. Biyaya kung bakit kami naririto ngayon, Panginoon. Nagtatapat. Biyaya ang dahilan. Sumasamo. Biyaya ang dahilan ng lahat ng ito. Sa harap ng banal o bahay. Let's all lift up our hands to the Lord right now. Let's come to the Lord. Lumalapit kami sa'yo, Panginoon. Sa'yo, Panginoon, right sa kabanalan mo, biyaya at gawa, lumalapit kami sa'yo, ay lumalapit kami sa'yo, o aking Jesus, forgive us, Lord God. Purify us today. Make us holy, Lord. Make us pure. Oh, nakarababahan. Malapit. Kinala ka ng Panginoon right now. Nandito ka man sa lugar na ito o nasa online. Alam ng Panginoon ang iniiyak ng puso na yan. Lord, kung may nasalita kami, naisip kami, na hindi nagbigay ng kaluguran sa iyong pangalan right now, in the name of Jesus, O God, purify us right now, O God. Make us clean. Make us holy today, O God. O rakarabasi karabahay. Right now, church, open your mouth to the Lord. Sabihin mo sa Panginoon, may nagawa ka ba sa harapan ng Panginoon na hindi nalulugod ang Panginoon? Right now, come to the Lord. Come to Jesus. He's not going to condemn you, but He is going to embrace you. Ano man ang iyong ginawa, yayakapin ka ng Panginoon. Kapatid, just surrender everything to the Lord. Surrender everything to the Lord. Surrender everything to Jesus. Yung mga bagay na hindi na natin kaya, kaya ng Panginoon. Yung mga bagay na sukuna tayo, pero kasama natin ang Panginoon. Right now, right now, just receive your healing. Just receive your healing right now. We come to you, Lord. We come to you. Continue to purify us, O God. Continue to purify your people right now. Pinapagaling ka ng Panginoon. Pinapagaling ka ng Panginoon. Just receive your healing right now. Heal. Healing flow. Healing flow. Healing flow. Jesus, sa kabanalan mo, healing flow right now. Biyaya, gawa, oh, nakarabasi karababahay. Oh, nakarabababahay. We come to you, Lord. Oh, Jesus, lumalapit kami sa iyo. Oh, nakarabababahay. Let the healing flow right now. Di man kirapat. You are forgiven. You are forgiven in the name of Jesus. Oh, nakarababababababababahay. Kapatawaran. Oh, nakarababababababasi karababahay. Oh, nakarababasi karababababababahay. Oh, nakarababababababahay.
salamat, Panginoon, sapagkat nakamta namin, O God, ang kapatawaran mula sa iyo. Lord, mula sa araw na ito, paglabas namin sa lugar na ito, yung binagong puso, Panginoon, ang patuloy na dadali ng bawat isa po sa amin mula sa lugar na ito. Father, we thank you for today. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi masasayang yung salita sapagkat ito, Panginoon, ay patuloy na sineselyuhan namin. In the name of Jesus, O God, malaya kami sa anumang kasalanan. Malaya kami, Panginoon, sa anumang mga kasalanan na nilagay ng kaaway sa buhay ng bawat isa po sa amin. Father, we thank you. We give you back all the glory, all the honor and adoration. In the mighty name of Jesus, and everybody say aloud, Amen. Thank you so much for staying and for tuning in at Light Church Makawayan. We value you and we can't wait to see you soon again. Don't forget to subscribe to our YouTube channel at Light Church Makawayan and follow our social media accounts on Facebook and Instagram. That is at Light Church Makawayan. God bless us all and may we always shine for Jesus.